Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi ko kanina, ito ang parada kong pang-mahatisa yung mayaman. Parang sasakyan dun eh. Hindi pala sa mahatisa. Tumatong kanto wala. Akala ko yung mayaman na mahatisa. Yung mayaman sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Okay. So bahagi yun ang aming pagtugon. Ganun ngayon ay yung ongoing formation ng mga leaders na diba yung district run, ano? Yung district run. At yung topic na ipinigay mo sa akin, ay vocation, spirituality, and discipleship of catechism. So, vocation, spirituality, and discipleship of catechism. So, my A would be A, discipleship born by God through Charles. B, fostering diversity and inclusion in parish communities. Vocation, spirituality, and discipleship of Catholics. So, walang question na kapag sinabi natin na vocation, pagtawag, general term, vocation, ikaw ay tinawag na maging Katikista. Kasi kung hindi ka tinawag na maging katekista, hindi ka maging masaya sa pagiging katekista. Pero yun ang huwag natin kalimutan, no, na you are called by God. Tinawag ako ng Diyos. Kasi yung mga sinasabi na gusto ko lang, pero hindi ako tinawag ng Diyos, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Sa hirap ng trabaho ng katekista. At yun naman yung maliwanag, huwag ka narito. Kasi tinawag ako ng Diyos. At the same time, later on, makita natin na alam, hindi ka lang tinawag ng Diyos. Sinugo ka ng Diyos. Sinugo ka ng Diyos. You are called by God, you are sent by God. You cannot present unless you are called. Kaya natin muna, no? Maging maliwanag na kinawag ako ng Diyos. It is not coincidence. Hindi yan tutok lang sa buhay. No? Na yan ay pinagplanuhan ng Diyos. Pag sinabi natin vocation, kasama ito sa plano ng Diyos sa akin. Plano ito ng Diyos sa akin. Mahalaga po yun. No? Mahalaga po yun sa pagkilos natin. Sabagat, kung hindi mo maliwanag sa atin na plano ito ng Diyos para sa akin, ay magiging shaky yung foundation natin. Magiging shaky yung foundation natin. Para maging labas eh. Nandito lang ako kasi pabor sa akin. No? Nandito lang ako kasi pabor sa akin. Meron akong nakukuhang kasiyahan. Bagamat, of course, may kasiyahan. Pero kung hindi maliwalag sa akin, paano ka kung wala ng kasiyahan? No? Kapag hindi na ako masaya. No? At yung palaman hindi maliwanag sa iyo na ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi ka masisiya. Mawawala ang joy. Kaya yun ang kagandahan, no? Kung maalaman ninyo, yung binigyan ko ng pansin sa inyo doon sa
encyclical ng Santo Papa na ang tawag ay ang tawag ng encyclical ng Santo Papa yung pinapaliwanag ko sa inyo sa ating recollection. Lumen Fidei, the light of faith. Oh, it is always in the light of faith that we can find joy. Nandun. Kaya bahagi mo yun. Kaya malaga yun. It is a vocation. At pag nanalong tayo, hindi lang vocation. Ano susunod yun? Is spirituality. Anong espiritu? Ibig sabihin natin, sinabi natin espiritu. Anong espiritu? Yung alam natin, kalimitan spirituality. Alam yung kalimitan, yung alam na alam na espirituality. Alam yung alam? Spirituality ni San Miguel. Alam natin ay, talagang yan ay nasasakod ng spirituality ng alak. Kasi ba, dasin eh. Diba? Dasin eh. Kaya yun ang spirituality niya. Hindi pa pwede hindi makainom. No? Yun ang bahagi yun na kung saan ang makita natin. Pag sinabi natin spirituality, sa akin, kapag katekista, kapag sinabi mo na, ah, ito yung spirituality mo, kulang na kapag hindi ko pinampanan ang aking pagiging katekista. It becomes a part of your spirit. A part of your spirit. Yun yung magiging pagkilos ng iyong pagtugon bilang isang mananampalataya. Dito ka tinagabayan ng pagiging isang mabuting katekista. Ito yung spirituality mo. At makita na lang, makita na kapag makita po natin ano, na nagiging kamay ng isang taong pagkilos na alam, ah, ito yung spirituality ng pagiging katekista. Nagtuturo, palagi nagtuturo, at gusto mong makita na yung tao ay matuto tungkol sa atin para ng palataya. Maging gabay upang higit na makita natin. Kaya po, tatapos sila ng misa kanina, ano nga ang bakayin natin ito? Mabalad ang babaeng nagpasuso at hindi mo na, bago magpasuso. Bago mo magpasuso, anong nag-agawin? Magdala sa iyong sinapukunan at magpasuso sa inyo. No? So yun ang sabi sa inyo. Pero ang sabi ni Jesus, mas napalad ang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya doon palagi yung pagtutok at isang trabaho ng katekista ay ito ay mailapat sa pag-araw-araw natin pagkilos. Makita mismo natin yung spiritualidad ng mga katekista. Kung nakita na, ah, hindi marunong. Ah, ang ganda-basic ka doon yan, halit, kalapitan. Kapatid, ganito yan. Yun ang spirituality ng katekista. Hindi mo niya lang bahagi namin ng Israel. Kapag ang sinabi na limbawa ay isa hindi marunong, you know, pinagalitan lang, pati ba kasi hindi tinuruan, hindi spiritual ko ng katukis yan. Spiritual ko ko ng para sa iyo. Pinagalitan lang, hindi naman tinuruan. So kaya, makita ko na yun, you know, andoon yung idea na rin, wala siyang alam, tuturuan ko siya. So, yun yung kahalagahan ng spirituality. Pangatlo, so vocation, spirituality, at pagkatapos ay alin? Discipleships. Discipleships. Kapag pinag-usapan natin ang discipleship, sa idea natin, kaya nga ngayon, sabi nga sa ebanghelyo natin ngayon, ano, ay pinahagi rin natin na sinabi ng CBCP na si Maria is the first disciples of our Lord Jesus Christ. Ay, medyo yung good disciples yun. No? Hindi lang tinawag, education, kaya kasama ito, no? Itong ating ginagawa ngayon na pag-alalim,
bahagi ito ng discipleship. Kaya malapit din sa salitang discipleship ng ulit, yung discipline. May discipline na ginagawa. Kasi discipleship eh, may mga patong tayo na kinakailangan na bigyan ng Diyos. Kapag sinabi natin ang discipleship, sa usapin ng discipleship ni disciples ni Kristo, nakita mo natin ito yung may kapagadan, no? Kasi nandito ko rin kakibag ninyo mo din. Yung kung yung maalala, sinabi ni Jesus na, pasalinin niyo yung cross, no? Itakwi lang inyong sarili, at ano yung pangatlo? Sumunod kayo sa akin. So tatlo, no? Ay, pasalin ang inyong krus, itakwi ang inyong sarili, at sumunod sa akin. So, pagkakag hindi natin bibigyan ng Diyos ng Pedro, at palingin ka naman, maaaring pinatangalan ng ating paminiway. Pero yun yung bahagi, no? Na, pagpasan ng krus, may mga bagay na kinakailangan natin ayusin, no? Kasi mahirap. Pinakailangan natin masalin para mapagpunulan natin ng pagsin at ng diit. No? Pinakailangan natin matawagin po natin ay aquating. No? Pinakailangan natin magdusahan. No? Mapakita po natin yung alin ay pagsumitapan. Mayroong sabon na kinakailangang pagdaanan kasi may katulad dito, no? Ang ating pagkikilos. Kinakailangan ay pakibat na ulit ay kapasunin natin kasi bakit additional time, no? Additional time, additional effort, additional pakikinig, mahirap pakinig, no? Mahirap pakinig ano, kasi mahirap pagsalita. So, parehan mahirap. Pero kailangan natin ay kailangan natin pagtigisan kasi bahagi yan. We have to carry the cross. Paano tayo makapagtutubo? Kung wala tayong alam. Pagka masabi ang ayon, kung paano yung gusto mong magturo, gusto mong magturo, o sige, mag-aral ka muna. Kailangan natin mag-aral. Kailangan, sabi nga, una, makalaga yung pagustuhan. But yung skills, pinakailangan natin pag-aralan. Pinakailangan natin pag-aralan para alin, to become effective. At yun, kinakailangan ng discipleships. We have to carry the course. No? Sa pagkukuro. Na kung saan makita po natin. At, yung pangatlo ay, sabi na natin, ay pangalawa ay deny ourselves. Yung mga bagay na itinilay tayo sa ating sarili. Kasi sabi nga natin ay alamin ang narinig natin yung salitang sabi nga kalimitan sa ating mga Pilipino yung ating salitang hindi ka pwedeng namangka sa dalawang ilog. At ang dalawang ilog sa gitna kasi ng dalawang ilog. Pero yung dalawang ilog yun, dumabit, dumunta doon sa kabila, nandun sa kabila. Nandun ka sa intersection ng dalawang ilog. Pero hindi pwede doon sa kabilang ilog. Pwede ka doon sa kabilang ilog at the same time. No? Kasi bakit? Tao lang tayo eh. No? Hindi natin pwede magawa lahat. No? Kaya nyo siya, MBG siya. Ikadaw nila yung kanilang sarili. Ito sa ating kapikisa, ito yung gawin natin. No? No, hindi mo pwede. Kaya sabi niya, nakausap ko, pinakausap ako nung adose, pinakausap ako nung adose. Sabi niya pa, kasi dito sa PEC, ang gusto niya po rin, mga organisasyon pagsimba, sabi ko, ay hindi maganda na kunin mo yung organisasyon pagsimbahan sa PEC. Bakit? Sapagkat, sabi niya si Pato, parang sila nalang una. Pero may kanya-kanya tayong linya, no? Kanya-kanya tayong linya. Naging detrimental. Hindi makakatutunan kung ang marami tayong sinasamang organisasyong prinsipal. Bakit? Hindi yung matutungtong yung bawat isa. Hindi yung matutungtong yung bawat isa. Kasi bakit?
So, ganito nga lang halimbawa, may meeting ko, may meeting dito. Alam mo, nagkasabay. Eh, sa kayo pupunta? Ano? Kasi sabi niyo, Padre, pagpunta-pagpunta ako. Bakit? Ang dami mo kasing sinasama ang organisasyon. O, buti siya, hindi sinabi ng parang sa ito na pag-resign ka nalang kaya. No? Kasi, nung you will not serve both, you will not serve two pastors. Bagi niyo. Kaya, sa sunod of San Pablo, nakalagay doon ay kumaari lamang ay dalawang organisasyon pagsipaan ng pwede mo sa kahang. No? Isang active at isang passive. No? So, hindi ko pwede. Kaya kinakadaan nyo doon, kinakadaan mo may bagay na iwanan ka. May bagay na iwanan ka. Kahit nang sabi ng parehong mong gusto. No? Kaya may nangyayari kayo eh. Mag-aalaga ng apo, o magkakatikista. Diba? Panghirap yun. Panghirap. Mag-aalaga pa ako ng apo, o magkakatikista. Alam ko, napakahirap doon. No? Napakahirap mamili. No? Mahirap mamili noon. Pero yun ang sinasabi ko, we have to deny ourselves. We have to deny ourselves. Naalala ko ngayon yung mga abos, ano nga? Paalala lang ha? Hindi ko sinasabi, paalala lang kasi baka mamaya, alam nyo, ang problema natin ngayon, may mga lolo at lola na gustong makapawi sa pag-alaga ng kanilang mga anak. Kaya ang kanilang inalagaan yung apo nila, no? Mali! Mali! Bakit? Baka inaagawan nyo ng tungkulin ng iyong mga, ang inyong mga anak. Kayo mag-alaga ng inyong mga anak. No? Tungkulin nila na maging alaga ng kanila. Kaya kung isa na kalungkot, may mga magulang namin hindi marunong mag-alaga ng kanilang mga anak. At nakakalungkot din ulit, may mga anak na hindi malapit sa kanilang mga nanay at tatay. Malapit sa lola. No? Okay lang yun ang malapit sa inyo ang inyong apo. Pero dapat hindi nyo inaagaw. No? Hindi yung inaagaw. Kasi yung ibanghelyo natin, oh, mapalad ang nagluwal sa iyo at nagpasuso. Oh, nagluwal at nagpasuso. Hindi naman nagluwal. Kasama yung nagpasuso, oh, kasi yung nagkero niya. That is the intimate na form of caring. Oh, intimate form of caring, ay yung magpasuso. Oh, sabi yung mga ng mga doktor, mas nutrients. Marami lang kasi yung ibibigay na antibodies yung kapag ikaw ay nagpasuso. Kahit na yung mga mamamahaling binaka at ang dalawang libro, no? Ay mas mahalaga pa yung mismo or gatas ng ina. Meron na yung so, that is the intimate. No? That is the intimate. Eh, naalala ko lang, naalala ko lang kasi baka mamaya, no? Malayo nila ituturo namin na baka inaagaw ninyo ang tungkulog ng inyong mga magulang. Okay na yun, mag-alaga from 5 to 5, no? Pero huwag niyong kunin yung tungkulog ng mga magulang na mag-alaga sa kanilang mga anak. No? May Diyos. Maraming salamat sa tubig. And then, yung pangatlo ay sumunod kayo sa akin. So, may mga pamantayan na kinakailangan na nagbigyan ng pansin, no? Nandun na yung kakibat na dun yung mga pagkakataon na kinakailangan natin pagtuunan ng pansin. Sumunod tayo kay Jesus. And then we grow, higit sa lahat, isaan, not only in knowledge, but also in faith. Dapat yung mga katilista, mas magpapasensya. Magpapasensya. Kasama din ang pagpapasensya niyo sa inyong kura paroko. Magpapasensya, no? Kahit kanino.
sa kulang paromo, sa kapwa ninyo katikista, no? Inang-inang makita na lang, ah, ang mga katikista ulit, pasensyosa. No? No, pasensyosa. So, we have to grow in faith. Grow in skills. Grow in virtues. No? Grow in virtues. Yung nasabi ni Santa Teresita ng Santa Teresita ngayon, no? Magaan akong tumatakbo. No? Magaan akong tumatakbo. Ano niya yung kantang yun? Mabuhay sa pag-ibig. Alam niyo ba yung kantang yun? Hindi niyo alam ang kantang yun? Ah, sister, hindi alam ng mga ano. Next meeting, ituturo ni sister. Ang mabuhay sa pag-ibig. Ano dapat alam ng mga bawat kantista yun? No? Ang mabuhay sa pag-ibig. Ano nyo? Ano nyo yung tatlong bagay yung sinasabi ko sa inyo? No? Ang mabuhay sa pag-ibig. No? Ayun po kasi yung mula sa tula ni Santa Teresita. No? So, Teresa lang. Teresita to o Santa Teresa? Santa Teresita. Teresita ng Batong si Jesus. No? Ang mabuhay sa pag-ibig. Maganda mo yun. Hindi ako magandang kumante kayo. Ayun. Pakalalag mo ba kasi ulan? Kabawa naman. Baka tayong bahayin. Okay. So, una, itong discipleship called by God through church. Discipleship called by God through church. Yung ating tayo tinawag ng Diyos, maliwanag ulit, tinawag tayo ng Diyos. But our discipleships are called by God through the church. Kaya napangalaga po yung bahagi ng simbahan ng pagtawag sa atin. Kasi yan mo sinabi lang, tinatawag ko ng Diyos. Pero it is always channeled within the confines of the church. Nasa pagkinis ng simbahan. So, bagamat pwede niyong gawin na kung tawagin natin, sarili niyong apostolate, pero mas magiging maluwanag na tinatawag ko ng Diyos sa pamagitan ng simbahan. No? Kaya bahagi po rito ang alin. Yung training. No? Yung training. Meron tayo. Or, dun sa training na kung saan yung tawagin po natin ay accredited by the church. No? Kasi pwede sabihin natin na katikisa, at least yun ay recognized by the church. No? Kasi bakit ay tuturo natin ay ang turo ng simbahan tungkol sa ating pananampalataya. Kaya napakalaga, alam nyo, napakalaga ng mga, itong mga ginagawa natin. Una, ano yung bawa, yung Misyo Kanoniko. No? Misyo Kanoniko. Yung pagbibigay ng bahagi na kayo ay sinusubo ng obispo. No? Sinusubo ng obispo. And then, bahagi pa rin dito yung napakahalaga yung renewal at saka yung sending off. Sending off. Hindi lang yung para masabi na, nakita mo yung tao na kayo ay pinalakbalakbakan yung sa gitna. Hindi mo. Hindi lang yun. Ano mo nandun? Yung simbahan. Sa pamagitan ng simbahan. Sinusubo kayo ng Diyos. No? Sinusubo kayo ng Diyos. So yung pagpapakita ay para maging maliwanag lang sa tao. May tao namin wala. Para maging maliwanag lang sa akin, hindi ako nagpupunta rito sa eskwela, gawa ko lamang. Ano? Kung meron sa inyo nagpupunta sa eskwela, gawa lamang ninyo, o hindi kayo recognize ng parlatea ninyo, hindi alam ng parokya ninyo ay medyo magkakamulo kayo dyan, no? Sabi niyan, halimbawa, magturo kayo sa isang eskwelahan as an individual, okay yun.
Pero kapag sinabi niya, limbawa na, nagtuturo kasi ako matikista ko. Nang hindi alam ng parokya, medyo yan. So kailangan pinapaalam niyo sa parokya. Bakit? Para maging maliwanag na halim, official kayo na nagtuturo doon as a candidates of the parish. Bakit? Because all of us acts. All of us acts. Each and every one of us acts in the name of the church. Ba't kailangan magtuturo dyan? Kasi may katikista ng parokya. Hindi yung simbahan. No? Kasi hindi ka naman tatanggapin yan kung sino-sino ka lang eh. Diba? Halimbawa, sabihin mo, pangalan mo sister? Nelly, sister. Ako po si sister Nelly, magtuturo ako niya sa eskwela ninyo, ha? Oo. Oh. Ngayon, bago na malaman ko kung ang principal ay kaibigan ninyo. No? Pero kung hindi yung kaibigan ng principal, no? Ay, nasabihin niya na, on what authority? O, na ito'y papasok doon. Diba? Hindi ka natanggapin. Kaya, we always act in the name of the church. No? We always act in the name of the church. And that church, ay yung nominal niya rin, yung inyong bawat parokya. Papasok tayo doon sa pinaka-parokya. No? As the juridical personality, pinakailangan nakabase kayo doon sa inyong parokya. Pinakailang maliwanag sa inyo na you act in the name of the parish. At papasok na rin dyan, later on, mamaya, you act in the name of the parish priest. Pero yung mamaya ko na ipapalapanan. Pero yun ang huwag natin kalimutan, no? na napakahalaga ang pagkilos natin kasi ay ang ating kapangyarihan, ang kapangyarihan ay nagmumula sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos kay San Pedro. No? Ang kapangyarihan natin ay nagkakaloob. Kasi bakit? Kaya ano yung sabi na? Kasi kung tayo lamang ay maging charismatic, kasi mo na, kaya ko naman ito kasi sinubo ako ng Diyos. Hindi tayo concern na. Hindi tayo concern na. Kahit sino pwede magsalita niya. Kahit sino sira ulo pwede magsalita niya. Kaya walang maging bahagi ng pagkilos, no? Na makita po natin. At yung tinitingnan din ang tao, alam, ha? Itong baga ay pinabayagan. Kasi ang palaging sasabihin niya na eh, itatanong niya sa pare, eh. No? Father, itong baga ay katikista ng parokya. Kasi natin palagi yun eh. Kaya napakahalaga palagi kasi naandoon yung kapangyarihan na ipinagaloob ng Diyos kay San Pedro. And about this church, I will be my church. At walang kapangyarihan, anumang kapangyarihan ang pwedeng manaig rito. Kahit na ang kapangyarihan ni Satanas. No? Yan. Babalik ang babalik. Eh, napakahalaga po yung pagtingin natin ng ating simbahan. Lalong-lalong na ngayong taon na ito, na kung saan ay yung kahalagahan ng parokya. The year of the parish. The year of the parish. Kaya, makita po natin na kung saan ay dito higit na pinakahalagahan. Kasi, nasa pagkilos ng parokya at yung dito rin yung pangalaga ng mga mamamayan. So, B. Fostering diversity and inclusion in parish community. Fostering diversity and inclusion in parish communities. Ayan ang ibig sabihin nito. Fostering diversity and inclusion in parish communities. So, ang katikrista ay isang
community in the parish. No? Aliwanag yun, a community in the parish. Nandiyan ang LCM, nandiyan ang Mother Butler, nandiyan ang Knights of the Altar, nandiyan ang EMHC, no? Nandiyan ang Legion of Mary. Ito yung mga communities. Mga communities. At bahagi yun ang pagkilos, no, ng katekista na fostering diversities. Ano yung ibig sabihin? Na sabi na natin ay sana yung kahalagaan kasi nito, itong deal of the parish ay unity. Yung unity natin, makita natin alin na magkakaiba-iba tayo. Magkakaiba-iba tayo. At sana po yung katekista alin, dapat ay naging bahagi na alin ng pagkakaisa sa buong parokya. Nagkakaisa sa buong parokya. Sana po yung katekista, hindi yung katekista na nag-aaway. Nakakalimot isipin, ano? Kung isa po yung nagkumento sa akin. Kwento lang naman, ano? Na may parokya na nag-aaway. Ang pinag-aaway na ipalagi, ano? So maraming kailangan ng pag-aaway. Ano? Pero sana po ay makita ho natin ba kinakailangan pag-usapan, no? Kinakailangan pag-dilayang maili, no? Sabagat yung pagkilos mo ng parokya ay maging bahagi ng aming pagtugunalin. Ha, ito talaga ay discipleship, no? Discipleship. At sana ay maging bahagi tayo ng, no? Ng patuloy na pagkakaisa. Hindi yung ayaw mo sa akin, diyan ka lang, hindi. No? Kaya kahit na magkaiba, no? Kasi lahat ko talaga tayo magkakaiba. No? Huwag natin isipin na tayo magkakapareho. Marami tayong pagkakaiba. Isa lang ang ating pinagkakapareho. Ano yun? Yung pananampalataya. Pananampalataya sa ating Diyos. Yun lang ang aking pinagkakaisa. At sana yung pagkakaisa na yun ay maging bahagi ng pagkilos na rin. Kasi kapag sa oras, na makita ko, tayo nag-aaway-aaway, pwede lang yun na hindi tayo magkasundo. No? Pero ang ibig sabihin ko ay, pwede lang na hindi tayo magkapare-pareho ng idea. Pero dapat, magkasundo tayo sa gitna ng ating pagkakaiba. Magkakasundo tayo sa gitna ng ating pagkakaiba. So, bagaman ayaw mo yan, maaaring gusto mo yan, tingnan natin kung sino yung mas marami. No? Bahagi yun, kasi pagkilos natin, tayo namumuhay sa demokrasya. Unless yung pinag-aawayan natin ay immoral. No? Pero, hindi pwedeng ang immoral ay magbasihan sa number of person. No? Hindi yun. No? Kasi kapag sinabi natin na isang bagay ang immoral, kahit maging isa ka, kung marami kayo, immoral yan. No? Pero kapag binag-usapan lamang natin ng disiplina, pwede niyong gamitin yung rule of the numbers. No? Kapag sa meeting, divide the house. Let us divide the house. Kung sakaling nang hindi yung nagkakaunawa. Kapag pinag-usapan lamang natin ang disiplina, no? Disiplina. Pero kapag pinag-usapan natin ang moralidad, maliwanag mo sa atin, ang mali ay mali. Hindi pwedeng magiging bahagi ng ating programa ang isang bagay na labag sa ating pananampalataya. Pinag-usapan natin ang moralidad. Pero kung halimbawa, ano ang pinag-uusapan nyo lamang ay anong isusuot natin sa Christmas party? Yan. Yung mga pinanumber yan. Pwede yan. No? So, pwede nyo pag-usapan niya kung sino mas maraming may gusto. No? Pero pag ginag-usapan ng moralidad, wisdom, kung ano yung itinuturo
ng simbahan, tungkol sa usapin na moralidad. So, yun po yung bahagi ng pagdilos na kung saan yung makita po natin, no? Na saan po sa pagkatikista, sa mga panahon ng pagdilos natin, no, hindi mo natin inaalis na magkaroon ng pagtatalo-talo. Kasi, bagay na kung saan ay pwede natin. Pero sana po ay sa maayos na pamamaraan. Sa maayos na pamamaraan. Hindi sa bahagi ng pagkilos na kung saan ang nasa ating pakigay ay yung anong pwede natin pagkasunduhan, no? Kung sa bagay na yan. Kasi pag nakita ho natin, balang-balang sa pagkilos, ito yung problema natin. Ang bilang mga malamang pagkilos, ang bilang mga organisasyon pang simbahan. No? Kapag tayo ay patawagin natin ulit, yung pagkilos sa lugar na nag-aaway, it becomes uncharitable. No? Ang tawag na natin yun ay un-Christian. No? Un-Christian. Ni Pater ay hindi na po ako plastic. Ay, hindi sinasabi, hindi ko na kailangan maging plastic. No? Hindi mo kailangan maging plastic. Ayaw mo sa kanya. No? Hindi ko lang kung bakit ayaw mo sa kanya. No? Pero ibig sabihin, may mga ganun eh. No? May mga ganun pagkakataon kapag nakalabot ka sa isang tao, mainit ang dugo mo. No? Hindi mo maintindihan. So ngayon, but later on, may hindi yung ayos na lang. Pero ibig sabihin na ilo, ang tawag ko ng iba, become civil. Maging civilized. No? Becoming civil. O, maaaring magkaiba kayo ng idea. Pero dito ang nagmimitin tayo. Pag-uusapan natin yung ating sinuhanin. No? Huwag mo kang kalabanin kasi gawa lamang na ikaw yung ayaw sa akin. Kalabanin mo ako kung mali yung sinasabi ko. No? Hindi naman, kakalabanin kita kapag mali yung sinasabi ko. Pero kung lang karoon, hindi makita natin na rin, ha? Alam mo kalimitan sa pag-aaway? Kapag nakita natin, ano? Ito yung kalimitan ni karanasan ko. Kalimitan makita na nila, parang lang pag kayo sinasabi. Diba? Magkaiba lang kayo ng lingwahe ginagamit. Kasi bakit? Magkaiba tayo ng pinanggalingan eh. Pero yung idea mo, later on, makita mo lang, ayun naman yung idea ko, may konti lamang iba. No? May konti lamang iba. So sana, we have to reach on that position na alam. Na mapag-usapan natin kung ano yung idea mo at ano yung idea ko. And then, titingnan natin kung sino yung mas maganda. Kasi bahagi ng simbahan na yun eh. No? Bahagi ng simbahan yun. Alam niyo kung isa, the problem, alam niyo, ito particular ha, sa atin, dito sa Laguna, ayaw natin ng mayroon oposisyon. Kapag may oposisyon, sabi natin, kinakalaban mo ako. No? Yun ang kalimitan din eh. We oppose on the matter at hand sa pinag-uusapan. No? At huwag tayong matakot sa oposisyon. Huwag tayong matakot. Kasi bakit? Hindi kikinang yung pinag-uusapan natin. Hindi maging maayos yung pinag-uusapan natin, hindi magiging bahagi ng pagkilos natin. Kapag walang paglilinaw, no? Kasi magkaiba tayo ng pagkaunawa, iba yung intention ko, iba yung intention mo. So kinakailangan natin yung pag-uusapan maigi at kung titingnan natin kung ano yung may ayos, kailangan ang tawag natin ngayon, meeting. No? Meeting. Eh, ibig sabihin, ano yung root word? Me. Nandun pa, nandito ako. No? So, either na ikaw ang pumunta rito sa akin, kung gusto mo, o ako ang pumunta sa iyo, or pareho tayo pumunta sa Vietnam. No? So, kinakailangan na yung meeting, hindi yung uulan tayo ng oo. No? Uulan tayo ng oo, pagkatapos hindi naman tayo pikilos. No? Ay hindi lalago ang simbahan natin. Hindi lalago ang simbahan natin. At yun ay bahagi na kung saan
Kinakailangan natin ba no, particular na napakaganda yung taon na ito, Year of the Parish. Year of the Parish. Kinakailangan natin makita na ano ba kayong sitwasyon na kinabibilangan natin ngayon. Huh? Ano ba kayong tinadaragyan natin ngayon? Ay, bahagi ng pagkilos ng utusin po ay makita po natin sa lalangan ng pagtugon natin sa buhayan ay pinagkakalob sa atin ng puro may kapano. Pero yun, ano? Kaya, bahagi yun ako sa aray posturing, ginamit namin yung term dito ay posturing diversity and inclusion, ano? Posturing diversity. Siyempre, iba ka, babae ka, lalaki ka. That is diversity. May mga pagkilos. Mayaman ka. No? Mahirap ka. That is diversity. No? Ikaw ay high school graduate. Ikaw ay elementary graduate. Ikaw ay college graduate. That is diversity. No? Bahagi yun ang pagkilos. But, some way or another, naman sabi na natin, ay, nais natin makitungalim, yung mga nasa ibaba, gusto natin iangat. No? At yung mga nasa itaas, ay kung maaari natin, ay magsumikap na maka-level muna doon sa ibaba para matulungan din yung nasa ibaba. No? Kasi kung hindi natin gagawin yun, ay hindi natin makikita yung pinatawag natin inclusion. No? Pinakailangan natin yung inclusion. Yan po yung ating pagkilos nino. Kung ito rin yung bahagi ng ating pagkilos, lalo-lalo na kayo mga leaders o mga future leaders ng bawat parokya. Kinakailangan yung sa Latin. Alam niyo sa Latin? Hindi yung hindi lamang ito sa mga nagmamadyong, ha? Yung mga nagmamadyong, mahilig magsipalat yung mga yan eh. No? No? Sa Latin, kinakailangan yung sa Latin. Alam niyo, yung pinakamababa. No? Kinakailangan natin sa Latin yung pinakamababa. Kasi baka mamaya, diretso tayo ng diretso, ang layo na natin, may mga naiiwan. No? May mga naiiwan. Ay, kung may nung nauna, o si anong gagawin natin? Imbawa na lamang sa mga first communion, yung mga naiiwan, kinakailangan yan, one to one yan. Diba? Kasi hindi sila makasabi sa marami eh. Ang kailangan sila kasi ibang approach sa kailangan nila. Yung mga naiiwan, yung mga slow learner, yun ang kailangan sila one to one. At dapat, sa parokya, lalong-lalo kapag marami yung parokya, may mayroong malaka-assign dun sa, oh sige, ito yung mga okay na, nasa ala na, ito yung mga naiiwan, yung one to one yan. No? Para sila makasama. Makasama sila sa First Communion. No? Makasama sila sa First Communion. No? Matulungan ninyo. Kasi bakit? Sabi ko natin, inclusion. We would like to include everybody. No? Kaya, yung ating spirituality ay hindi nakabase sa spirituality ng mundong ito. Ang spirit, ang mundong ito, yung espiritu, hindi mo na masasabi espiritu eh, kasi kung masasabi mong spirituality, kasi sa mundong ito ulit, ay kung sino malakas, siyang mamayani, no? Yun yung espiritu ng daigdig na ito. No? Kung sino yung pinakamatigas, yun ang panalo. Hindi. No? Sa atin ulit, spirituality of inclusion. No? Spirituality of inclusion. Hindi ito sa pinakamagaling. No? Hindi ito sa pinakamagalino. Ito ay halin, para sa lahat, kung maaari. Kasi bakit yun yung bahagi na kung saan ay ipinapahayo ng ating parang unang pixel. Kaya dapat sinasalat natin yung sigilari. Baka may naiiwan. Kaya bahagi ng pagkilos sa kung saan ay pagtugon natin. Yung inclusion. In parish communities, in
parish communities. So, pero in particular, edi magsimula tayo muna sa mga sa mismong ating miyembro, sa mga katekista na nasasakop ng ating mga parokya at maging bahagi ng pagtubo natin sa panawagan na ipinapahayag sa atin ng pungkap. At ito rin po yung trend na nais na naipasok ngayon ng diocese. Mabahagi mo yun na kung saan ay magamat tayo patuloy na nag-upgrade, no? Ay yun na, ayaw natin ng kumari, pero tayong maiiwanan, no? Kasi yun yung ating mga pagkataon na kung saan ay manampalataya. Alam yung isa pa, no? Isa pa. Ang problema natin sa mga Katoliko, nakakalungkot isipin, wala tayong community na halimbawa, mga pipi, mga bingi. No? So, medyo wala tayong specialized group para doon. No? Pero,